Justin Brownlee, suspendido nga ba dahil sa nangyari? At Barangay Ginebra, may bagong imports na nga ba? Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. San Miguel Bremen nga, mga ka-idol, ang nakakuha ng kampiyonato ngayong leg 4 ng PBA 3x3 Season 2, kung saan makikita namang nangunguna pa rin ang Meralco Bolts sa ranking at sinundan pa rin ang TNT, habang nasa bottom 3 naman ang Barangay Ginebra, Pure Foods TG Titans at Tira Firma. Kung saan ang tanong nga ngayon, makahabol pa rin kaya ang Barangay Ginebra sa finals ngayong PBA 3x3 Season 2? At ganoon mga ka-idol ay dumako tayo sa inaabang ang PBA Commissioner's Cup, kung saan talaga namang mas pinatitindi pa ang labanan o harapan ng bawat team. Isa rin sa tila inaabangan ngayon bukod sa Barangay Ginebra ay ang guest team na Bay Area Dragons. Base nga sa ranking, mga ka-idol, ngayong PBA Commissioner's Cup, nangunguna pa rin dyan ang Magnolia Hotshot, sinundan ng Bay Area Dragons at pumangatlong Barangay Ginebra, pumang-apat ang NLEX Road Warriors, Rain or Shine, Northport Batangpier, Blackwater Bossing, TNT Tropang Giga, San Miguel Birmen, Converge Fiber Xers, Meralco Bolts, Phoenix Super LPG, habang nasa huli pa rin ang Tira Firma. Ang standing na ito ay mababago pa rin, mga ka-idol, dahil natalo nga ang Barangay Ginebra ng Phoenix Super LPG at gayon din naman natalo ng Blackwater Bossing ang Tira Firma. Para naman sa mga player na may high scoring, nangunguna dyan kung si Justin Brownlee dahil nagkaroon siya ng 46 points kontra Bay Area Dragons, habang ito namang si Robert Bolick, mga ka-idol, ang kaisa-isang Pilipino bukod sa mga imports na nakakuha na may pinakamataas na puntos ngayong Commissioner's Cup. Tumitindi man ngayon ang harapan sa PBA Commissioner's Cup, ngunit mas tumitindi ang mga pagbabagong nagaganap sa PBA, mga ka-idol, dahil nung unay nawala na nga ang Alaska Aces at pinaltanto ng Converge Fiber Xers. Sa ngayon ngay, tila may mababago na naman at itong Phoenix Super LPG usap-usapan na for sale na, at hindi lamang yan, sinasabi na maaaring makasama rin ang NLEX Road Warriors. Sabi nga sa ating source, mga ka-idol, na 3 PBA teams for sale, NLEX, Phoenix at Northport Batangpier. Possible buyers, Master Sardines, Cebu Land Masters at Chooks to Go. Sabi pa, Boysen also wants to join the PBA. Will Rain or Shine allow it? Or what about Magnolia and Chooks to Go? Kering mainit na balita, mga ka-idol, ayon nga kay Snowbadua, Kuliglig told me that the Bay Area Dragons signed a 10 years franchise contract with the PBA. So kung ito'y magkakatotoo, mga ka-idol, isang malaking challenge ito para sa mga local players natin na mas galingan pa nila, lalong-lalo na rin sa mga coaching staff. At ngayon din ay usap-usapan ang naging pagpapalit ng imports ng San Miguel Bremen from Tomas Robinson to Diamond Stone, kung saan marami pa sanang excited na makita ang laro nitong si Tomas Robinson dahil nga siya ay isang NBA player. Ngunit dahil nga sa iniindang injury nito, hindi na siya natuloy sa PBA at naging reserve imports na lamang siya ng San Miguel Bremen. Para naman kay Diamond Stone na nakuha nga ang unang panalo, I feel like I've adjusted well. Coach did a great job during this week after the first game of getting me adjusted, getting me to know the place. I feel like just me being practice, engaging with the guys, to feel like we have a great team, chemistry, and I feel like you could see it today. Itong nakarang linggo nga, mga ka-idol, mas nakilala natin ang isa sa mga player ng Phoenix Super LPG na tila pumalit kay Matthew Wright, at ito nga ay si Tyler Tio na kinilalang Player of the Week. Habang ang import sa man ng TNT na si Cameron Oliver ang itinanghal na Smart Move of the Week. At ito namang si RR Pugoy ng TNT, ang 3-pointer of the week. Marami din talaga nag-abang sa laban ng Barangay Ginebra sa undefeated na guest team na Bay Area Dragons, kung saan sa hindi naasang pagkakataon, mga ka-idol, nakuha nga ng Barangay Ginebra ang panalo kontra undefeated team na Bay Area Dragons sa score na 111-93. Ang naging best player of the game nga itong si Justin Brownlee, nakakuha ng 46 points at sinundan niyan ni Jamie Malonzo. Habang sa Bay Area Dragons, nandiyan naman itong si Nicholson na nakakuha ng 28 points at sinundan ni Yang na 15 points. Tila maraming ang natuwa sa pagkapanalo ng Barangay Ginebra kontra Bay Area Dragons, lalong-lalo na mga fans nitong si Justin Brownlee. Gayun din naman ay nakita natin ang magandang team up ni Scotty Thompson kay Jamie Malonzo at kay Jeremiah Gray. Masasabi nga nating napakalakas ng Barangay Ginebra sa ngayong Commissioner's Cup with Justin Brownlee at mga bagong player na Jeremiah Gray, Jamie Malonzo at Bon Pesumal, mga ka-idol. Hindi nga posibleng makuha ng Barangay Ginebra ang titulo ngayong Commissioner's Cup. Lalo pat sabi nga ni Coach Tim Cohn kay Jeremiah Gray at Jamie Malonzo, they have a lot athleticism to what we do, and I think they're gonna be real fun for games as we go forward.
mga bagong local players ng Barangay Ginebra, ngunit tila magiging local players or naturalized player na itong si Justin Brownlee. Dahil sabi nga sa ating source, Senator Francis Tolentino has urged the Samahang Basketball ng Pilipinas to submit documents that would start off naturalization process of Justin Brownlee and Cameron Oliver. We've been hearing of Justin Brownlee and Cameron Oliver being naturalized. And behold, Justice Committee, ready na kami. Mag-hearing, wala pa kaming fina-file. Sabi pa ni Tolentino, I was willing to work overtime this November. Tapusin natin to, just in time for the next window. Sana but we haven't received any single page. I checked my counterpart in the House Representative Juliet Fer. Wala pa din daw fina-file. Obviously, maraming ang nagsasabi na malakas ang Barangay Ginebra ngayong Commissioner's Cup. Ngunit tila, natalo sila ng Phoenix Super LPG sa score na 101-93 at ang naging best player of the game nga ay itong si Tyler Tio. Noong laban pa man nila ng Bay Area at NLEX Hood Warriors, talaga nakakitaan na natin ng galing itong si Tyler Tio. May mga ibang nagsasabi nga na hinug na para makuha ng SMC teams. At sa kabilang banda naman ay back-to-back din ang panalo ng Northport Batang Pair dahil sa huling laban nga nila ay natalo nila ang Blackwater Bossing sa score na 87-83. At naging best player of the game nga ay itong si Arvin Tolentino na galing sa Barangay Ginebra, nagkamit ng 15 points at 6 rebounds. Tila mas gumaganda ang ipinapakita nitong si Arvin Tolentino nung nalipat siya sa Northport Batang Pair at may pag-asa nga siyang maging candidate ng BPC Award, kung saan nung laban pa Manila nung kontra Phoenix hanggang Blackwater Bossing, talaga namang nag-stand out itong si Arvin Tolentino. At ngayon man mga kaadol ay dumako tayo sa pinag-uusapan na sinasabing itong si Justin Brownlee ay suspindido ngayong Commissioner's Cup. Kaya nga sa naging banggaan itong si Justin Brownlee at lalata ng Phoenix Super LPG. Sabi nga ni Justin Brownlee, nampas siya sa muka nitong si lalata. Kung kaya't nabigla rin siya at gayon na lamang ang kanyang naging reaksyon. Sabi nga ni Justin Brownlee, it was a foul and you know after the play it was some contact. I know I got hit in the face and it's just kind of things as a man and as a person. You know somebody that's intuitive. In my opinion, not for a good reason, cause of emotion and some frustration. Kung kaya't sabi nga sa ating source, Ginebra resident import Justin Brownlee recorded his first ever PBA technical foul contra Phoenix Super LPG. Ngayon niya inilalabas na ang former NBA first round pick Anthony Bennett is rumored to become Ginebra backup imports in case of emergency. Kung sakaling ang patawan ng suspendido o suspended itong si Justin Brownlee, magiging bagong imports ng Barangay Ginebra itong si Anthony Bennett. Ngunit naniniwala naman tayo na hindi ito mangyayari dahil nga first foul pa lang or technical foul nitong si Justin Brownlee. Ang sinasabing bagong imports, lilinawin lang natin mga ka-idol, ay backup lamang kung sakaling may mangyari kay Justin Brownlee. Sa susunod na laban ng Barangay Ginebra ngayong October 23, tila magiging Manila Klasiko ito dahil ang kakalabanin nila ay ang Magnolia Hotshots.